Nagsisisi akong hindi ko kaagad sinabi sa'yong buhay pa siya. Pag-amin nito na kinalaki ng mga mata niya, naging matalimang tingin ni Beth kay Cindy. Nasa kabilang dulo na sila at magkaharap sa isang maliit na mesa. Ngunit hindi niya maialis ang galit na tingin dito. Nakayuko lang ito at tila hindi siya balak na patulan. All this time, alam mo? Kinanakit niya rito. Maliit itong tumango. Oo, pero request niya na hindi ko sabihin sa'yo. Funny, Cindy. Yun na lang sanang magandang magagawa mo, pero hindi mo ginawa. Sarcastikong bigkas niya. Umangat ang ulo nito at dumaan ang inis sa mga mata nito. Paano ko sasabihin sa'yo kung magkaaway tayo? Kahit na, ate ko pa rin siya. Karapatan ko pa rin malaman. Kung sinabi mo lang sana, hindi siya hahantong sa ganito. Napigilan ko pa sanang masama niyang balak at wala sana siya sa kabao ngayon. Napapikit ito ng mariin dahil sa sigaw niya. Kita niyang kumuyom ang mga kamay nito at tila gigil na ito sa kanya pero ayaw siyang patulan. Kasakasama siya ng mommy mo. Ilang beses tayo nagkaharap si Indy. Sana man lang binulong mo sa akin. Kinanakit niya muli. Nasayang ilang taon na dapat ay magkasama sila ng ate niya. Noong magkita nga sila, hindi pa maganda ang nangyari. Tapos ngayon, handa na siyang tanggapin ito ay saka naman to nawala ng buhay. Pasensya ka na pero naging ate rin siya sa akin. Alam kong buhay siya at nakasama ko siya pero hindi ko alam ang plano niya. Kung alam ko lang na ganito ang balak niya, Beth, eh di sana. Pinalik ko na lang siya sa'yo sa una pa lang. Pagsisisi nito. Napailing siya habang muling namuo ang luha sa mga mata niya. Kahit sisihin niya pa ito ngayon, hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kapatid niya. Mabuti nang hindi ka na lang nagpunta rito, Cindy. Wala ka na rin namang magagawa. Umalis ka na lang. Gusto ko siyang makita. Naging ate ko rin siya, Beth. Hayaan mo naman ako magluksa sa harap niya. Laban nito. Naliit ang mga mata niya at alam niyang naalerto mga tauhan ni Lyndon dahil sa sigaw nito pero hindi niya pinansin ang mga to. Matapos mo siyang ilihim sa akin? Gusto mong hayaan kitang manatili dito? Balik na sigaw niya. Akmang sasagot ito ngunit natahimik to. Sakto namang naramdaman niya ang presensya ni Lyndon sa tabi niya. Si Lyndon sigurong dahilan kung bakit nanahimik si Cindy. Calm down, Beth. Don't shout. Hindi ka pa magaling. Hayaan mo ng pinsan mo. Bulong na paalala nito, imbis na matuwa ay nainis siya kay Lyndon. Matapang niya itong nilingon. Gusto mong isuko kong ate ko sa kanya? What? Gusto niya lang makita ang kapatid mo. May pinagsamahan din sila. Kinakampihan mo siya? Putol niya sa sinasabi nito. Naghalo-halo na yatang emosyon niya at hindi na siya makapag-isip ng matino. Ang sumisiksik lang sa isip niya ngayon ay kinakampihan ni Lyndon si Cindy. Fuck no, ngayon lang naman niya tinitingnan ang kapatid mo. Paliwanag nito, pumirmi mga labi niya timbis na sagutin ay tinalikuran niya to. Bahala silang magsama ni Cindy at magkampihan. Beth, come back here! Sigaw ni Lyndon, ngunit dumaretso siya sa sakyan. Pumasok siya roon, dinat na niya pang kambal kasama ang ginang na nurse na nanonood sa tablet. Are we going home, mommy? Tanong ni Sander. Yes, manong, sa mansyon na po. Utos niya sa driver nila Lyndon. Hindi na po ba natin hihintayin sa Sir Lyndon? Tanong nito na kinatahimik niya. Nakalimutan niyang wala siyang kakampiroon at kampon lahat yun ni Lyndon. Hindi siya makahindi at hindi na rin kailangan. Dahil nagbukas ang pintuan sa gilid niya at pumasok doon si Lyndon. Kinunot niya ang noot, hindi ito pinansin. Alam niyang nakatitik sa kanyang kambal at nurse pero binaliwala niya. Beth, mahinang tawag sa kanya ni Lyndon pero hindi siya umimik. Mabuti na lang at hindi na ito pinilit na kausapin pa siya hanggang sa pag-uwi. Literal na iniwasan niya talaga ito at ang kambal lang ang kinakausap sa mga nakalipas pang araw. Maging sa libing na ate niya ay hindi niya ito pinansin. Hindi rin naman siya masyadong nahirapan sa pag-iwas kay Lyndon, lalo na't madalas ito sa opisina kasama ang Don. Hindi rin siya natutulog sa kwarto ni Lyndon. Nagtataka na nga ang kambal sa patuloy niya na pagtulog sa kwarto ng mga to. Inabot yata siya ng 2 buwan na nakikitulog sa mga to. Alam naman niyang tinitignan sila ni Lyndon sa gabi. Minsan nga'y pinapadalhan pa siya nito ng gatas at cookies sa katulong. Mommy, baka mamiss ka ni Daddy? Singit bigla ni Siren. Napakurap siya bago muli sinuklay ang buhok nito. Ayaw mo na akong katabi? Kunwaring tampo niya. It's not like that, Mommy. Baka kasi malungkot si Daddy na lagi kang nandito sa kwarto namin. Singit ni Sander. He knows I am doing this for you too. Especially you, Siren. Ayaw na niya managinip ka ng masama. Pagsisinungaling niya kahit pang totoo ay nagtatampo lang siya kay Lyndon.
pero kaunting suyo na lang siguro nito'y mawawala ng tampo niya. Kaya lang, hindi naman siya nito sinusuyo ng bongga. But I am already okay, mommy. Hindi na ako nananaginip ng guns and blood. Nakangiting sagot nito. Napangiti siya at natuwa sa sinabi nito. Napansin niya rin hindi na nga ito umiiyak sa gabi, kaya't panatag ng loob niya. Mommy, you don't have any reasons to stay here anymore. Anisander kahit nalit ang mga mata niya sa anak. You're pushing me away? Ako saan niya rito? Nalaki ang mga mata ng kambal at sabay na umiling. Of course not. Sabay pa nilang bigkas. Napanguso siya. Fine, lilipat na ako sa kwarto ng Daddy Lindon niyo. Mukhang ayaw niyo na sa akin eh. Kunwaring tampo pa niya. Mommy, hindi ganun yun. Kawawa lang si Daddy. Wala siyang katabi. Every night kanyang pinupuntahan dito pero hindi mo siya pinapansin. Ani Siren. Nakagat niya ang labit na guilty naman sa sinabi ng anak niya. Ayaw naman niyang lumungkot pang mga ito, kaya't kinagabihan ay lumipat siya sa kwarto ni Lindon. Doon na siya naligo. Saktong paglabas niya ng banyo siya namang pagdating nito. Naabutan niya pa itong kinakalasang suot nitong necktie. Kinigpitan niya ang buhol ng robang suot niya bago pumunta sa walk-in closet. Narinig niya pang mga yabag nitong nakasunod sa kanya. Next week will be your check-up to your OB. Informa nito mula sa gilid ng mga mata niya ay sinilip niya to. Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng walk-in closet. Tinaas niya lang ang kilay at kumuha ng nighties. Okay, pupunta na lang ako mag-isa. Alisin mo na rin ang nurse, magaling na ako. Paninigurado nito. Yes, kaya ko na. Next week, bibisita ako sa clinic ng doktor ko. Muling sagot niya rito. Wala siyang narinig na sagot mula rito pero napatras siya nung pumasok ito ng tuluyan sa walk-in closet at kumuha ng bagong tuwalya. Kita niyang sinulyapan siya nito pero pinanatili niyang tingin sa harap ng damitan. Nakahinga lang siya ng maluwag noong lumabas ito. Naiiling na sinuot niya ang nighties bago pumunta sa harap ng vanity mirror. Umupo sa upuan at naglagay ng lotion sa mga binti. Saktong kamay nang nilalagyan niya nung bumukas ang banyo. Hindi siya lumingon pero halos mahigit niyang hininga matapos maramdaman ng presensya ni Lindon sa likod ng upuan niya. Tinaas niya ang kilay nung masalubong ang tingin nito sa salamin. Do you really think I will let you go alone next week? Tanong ito sa kanya na nakapagpaawang sa mga labi niya. Bahagya siyang kinabahan, lalo ng tingin nito ay mariin. Tipong hindi talaga papayag sa gusto niya. What do you mean? Kaya ko na. Sa kumpanya ka na lang, Lindon. Malakas niyang sigaw noong walang sabi siya nitong binuhat pero marahan namang nilapag sa mesang kaharap niya. I won't allow that. Gusto kong subaybayan ang pagbubuntis mo. May diing bigkas nito, napasinghap siya nung itulak nitong mesa. Para lang makulong siya nito sa katawan nito. Napalunok pa siya matapos makita ang tuwalya lang sa ibaba ang suot nito. Go get dressed, Lindon. Malamig niyang utos. Pinipilit niyang maging manhid. Ngunit noong humawak ang mainit itong palad sa hita niya, bumigat ang paghinga niya. Let's see kung talagang magaling ka na. Pangaasar sa kanya nito. Bago nito paghiwalayin ng mga hita niya, nakagat ni Beth ang ibabang labi noong muling kunin ni Lindon ang upuan na tinulak nito kanina. Umupo ito roon paharap sa kanya at halos malunod siya sa titig nitong nagbabaga. Mabilis niya pinagdikit ng mga hita noong hawakan itong tuhod niya ngunit umawang ang mga labi niya noong pinuntirya nito ang underwear niya. Do you really think we're okay now? Mainis na tanong niya rito, tinatagong gumigising na init sa katawan niya. Nope, but after this we'll be okay. Proud na sagot nito bago pinunit ang underwear niya. Namilog ang mga mata niya at napasinghap ngunit kinuha nitong pagkakataon na yon upang muling paghiwalayin ang mga hita niya. Bumigat ang paghinga niya matapos maramdaman. Ang baba nitong may kagaspangan dahil sa pagtubo ng maliit nitong bigote. Imbis na maita ay dumagdag lang yon sa init na nararamdaman niya. Tumigil ito sandali at halos iluto siya sa init matapos mahuli itong nakatitig sa pagitan ng mga hita niya. Tell me if I am being harsh. Paalala nito sa kanya. Bago pinaglandas ang daliri sa pagitan ng mga hita niya, nahigit niyang hiningat na pasandal sa mismo salamin sa likod niya. Nanuyo ang lalamunan niya, lalo ng tusukin ang daliri itong naroon. Not yet. Sensual na bulong ni Lindon. Mabigat siyang huminga at humawak. Nang mahigpit sa mesa, parang gusto niya lang na isubsob ang ulo nito sa pagitan ng mga hita niya. Ngunit hindi na kailangan dahil naramdaman niyang pagdapo ng dila nito doon. Literal na napaliyad siya at napaungol sa hagod ng mainit. Gaano na ba katagal ang huli nila noon pa yata nag-away sila sa DNA test ng kambal? Tila nagdidiliryo niyang usal dahilan upang mapatigil to. Shit, are you okay? Tarantang tanong nito
Iniwan itong ibaba niya at mabilis na dinama ang noon niya. Muli itong napamura sa init niya ngunit alam niya sa sariling hindi yun dahil may sakit siya. Shit, you're burning hot. Use me. Nahiyang bulong niya na kinatigil nito. Napalunok siya nung matahimik to. Yun naman talagang sinisigaw na katawan niya. Para siyang timang na hindi makapaghintay pero ayaw niya magmukhang uhaw na uhaw. May patampo-tampo pa siyang nalalaman pero siya rin naman pala mismo ang bibigay dito. You want me to be inside you? Paus na tanong nito na niligurado na tamang hinala nito. Nagmulat siya ng mga mata at kitang-kita niyang pagnanasa sa mga mata nito. Imbis na sumagot ay hinila ang paa niya na tumatabing sa tuwalya sa pangibaba nito. Don't make a move, baka hindi ako makapagpigil. Then don't, ayaw ko magpigil ka. Lakas loob na sagot niya. Ngayon niya lang naramdaman ng ganoon na sobrang kasabikan, hindi siya sigurado kung dahil matagal na silang walang ganap o dahil buntis siya. Beth, may hina ngunit may banta sa boses nito na tila pinapaalala kung anong hinihiling niya. Umirap siya at umayos ng upo. Siya na mismo nagalis ng suot niyang nighties at matapang tong tinitigan. Nanikit ng mga mata nito na lalo lamang dumagdag sa init na nararamdaman niya. Huminga siya ng malalim at mga hawakan ng sandata, ngunit napigilan itong kamay niya. Pagkatapos ng mainit nilang tagpo, nakaramdam ng antok si Beth. Gusto ko matulog, Lindon. Marinyang bigkas. Mahina itong natawa at tumango. I know, bawal mapuyat ang buntis. Bulong pa nito pero hinahaplos naman ang hita niya. Pinigilan niyang magpatangay sa ginagawa nito dahil baka literal na puyat ang makuha niya. Dinantay na lang niya ulo sa dibdib nito at pumikit. At himalang nakatulog siya na walang gumagambala sa kanya. Pagising nga niya'y matas ng sikat ng araw o tanghalian na nga yata. Binaba niyang kumot at nakahinga siya ng maluwag matapos makitang nakabihis na siya at mukhang nalinisan na rin siya ni Lindon. Magaan na kasi ang pakaramdam. Saktong humihikab siya at napaupo sa kama nung bumukas ang banyo. Niluwanon si Lindon na bagong ligot na katapis lang ng tuwalya. Pinupunasan pa nitong buhok sa maliit na tuwalya kaya't kitang-kita niyang buhok nito sa kilikili. Agad itong napangisi nung masalubong ang tingin niya. Inosente siyang kumurap noong lumapit ito sa kanya. Good morning. Agad na bati nito bago siya malalim na hinalikan sa labi. Napahawak siya sa matipon itong braso at mahina itong tinulak sa dibdib. Mabuti na lang at humiwala ito. Hindi ba ako nagtututbrush, Lindon? Nahihiya niyang sambit na kinangiti lang nito. Do you really think I care? Natikman ko na nga. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito at tinaliman ang tingin. Shut up, huwag mo na ngang banggitin. Mahinang sermon niya rito. Mahina rin itong natawa kaya't naialis niyang kamay sa bibig nito. Nakangisi nito at nangingislap ang mga mata. Wala na itong pakialam kahit na nalaglag ang tuwalya nito noong tumayo to. Pipikit na sana siya pero kagad naman itong tumalikod. Yun nga lang ay mas nahiya siya matapos makita ang mga sariwang kalmot nito sa likod na malamang na siyang may gawa kagabit kaninang madaling araw. Nakagat niyang labi tila gustong haplusin na mga yun. Pwede ka pang matulog kung gusto mo, gigisingin na lang ulit kita mamaya. Pero kung gutom ka na, ipagluluto kita pagkatapos ko magbihis. Bigkas nito, nilingon pa siya mula sa likod at kinindatan. Napalabi siya at napayuko. Magbihis ka na nga, sigaw niya rito. Nailing siya pero noong makitang pumasok ito, sa walk-in closet ay hindi niya ito natiis. Bumaba siya sa kama at sinundan ito. Gusto niya lang malinaw na makita ang mga kalmot niya rito. Baka kasi malalim pala, nakasuot na ito ng boxer short nung makita niya. Binalik pa nitong hawak na puting t-shirt para lang lapitan siya. What? Is there any problem? Nag-aalalang tanong nito bago umikot ang braso nito sa bewang niya. Umiling siya at humiwalay rito na, iche-check ko lang to mga sugat mo. Wala tong nagawa ng pumesto siya sa likod nito at halos matulala sa dami ng kalmot niya. Don't worry about it. Hindi naman masakit. The truth is, I would love to get more scratches from you, baby. You know, love making scratches. Panunuyon ito kaya't namulang mga pisgi niya. Lindon Isokampo, nahinang bantang tawag niya. Umarap ito sa kanya't kagad na hinalikan ng noon niya. Hindi ka papasok sa opisina? Tanong niya rito lalo pat anong oras na. Umiling ito at nilagay ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tenga bago ito nagsalita. Nope, we will meet the wedding gown designer later. Informa nito na kinaatras niya. Wedding gown designer? Bakit? Sinong ikakasal? Ayaw niyang mag-isip na sila pero sa itsura nito'y mukhang sila nga ang ikakasal. Ask Beth, may himig tuwa pa sa sagot nito, natameme siya. Binalik niya ritong singsing na biging nito noong nakaraan pero nagpaplano na pala talaga ito ng kasal nila. Nakagat niyang labit hindi alam ang sasabihin. Bakit parang may agam-agam siya? Nagbagong itsura nito't nangunot ang noo
Nung manahimik siya at walang banggitin na kahit ano. "You don't want to get married to me?" Malamig na tanong nito na ikinapikit niya ng mariin.